Okay guys, meron ulit tayong sneaker delivery today. Kunin lang natin sa labas. Hey, si boss eh. Picture tayo, boss. Thank you. Kaya na sir, autograph. May bagong maarte itong ngayon. Sige, pipirma lang ako. Okay lang, di ba? Okay na. Maraming salamat, sir. Thank you, boss. So yun guys, pinapirma lang tayo ni bossing. Ano, receiving bago daw SOP. So syempre, kailangan i-disinfect. Kahit sinasabi nilang medyo parang wala ng COVID, di natin alam, baka dahil na selection niya. Maganda pa rin yung safety tayo, safety. Okay, so ito na yung ating sneaker box. Next ito is unboxing natin, pero disinfect muna natin. Pangupayin muna natin yung virus. So, okay. So, that's it. Balik ako. Good evening, guys. So, tonight we are going to unbox another pair of sneakers. So, meron ulit tayong dumating na package kanina lang. So, yun. Dinisinfect po na natin yung ating sneaker box kanina. Kaya medyo ngayong gabi na natin i-unbox para, of course, safety protocol pa rin tayo sa COVID. Okay. So, tingnan natin kung anong sneakers ba yung nilalaman itong ating package for tonight. Here we go guys, nabuksan na natin yung ating brown box. Ang ilalaman ng ating brown box is another brown box. Yan. So ito guys yung ating sticker for tonight. Boost 350. Yan. So it reads Yeezy Boost 350 B2 and the colorway is Bone Bone Bone. Bone 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 Bone. Crossroads. Ayan. So it's a size 11 US or size 10.5 in UK. Ayan. Okay guys. So itong sneaker kasi na to guys, run small siya. So nag-up size ako ng half size sa size ko. Kaya size 11 yung kinuha ko. Kasi base dun sa Adidas app, meron kasing ano dun eh, parang gauge dun na kung true to size pa yung sneakers or run small or run big, ganun. So ikaw yung mag-a-adjust nung kung gusto mo mag-upsize or kung gusto mo mag size down nung yung size, base dun sa sinasabi dun sa app, sa size guide nila. Yan. So ano ba tong Yeezy 350 B2 na tong ating na kuha sa Adidas app. So let's see. So ito na yung ating box. Let's see what is it. Ooh, it's a very 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 nice sneakers guys. Ooh, kabam. Ayan o, so clean, napakalinis ng sneakers na to. Ayan. Oh, ang ganda guys. So clean, very clean sneakers. All white. It's the Yeezy 350 B2. Bone, kung tawagin bone. Kaya siya all white. Napakaganda nung sneakers na to. Kung napapansin niyo yung midsole niya, yung pagka-white niya is parang bone or buto. Kaya nga siguro siya pinangalan na Yeezy Bone. Yan. Okay. So, yun. So, let's go with the review of the sneakers. So, ito siya, guys. Makikita nyo yung kanyang materials on the upper is made of prime knit. Yan. Katulad din siya ng mga ibang Yeezy 350 B2 na prime knit yung ginamit dito. But of course, nag-iiba-iba lang siya ng
ng pagkakagawa ng pagka-prime knit niya. Katulad nito, parang ayan, oh, iba yung pagkaka-design ng pagkaka parang ginanchilyo. Yan. Tapos meron siya dito sa other side niya para siyang net or transparent na net, ayan. Parang see-through siya, see-through. To, kung makikita niyo yung daliri ko, ayan, see-through. So kung magsasaks kayo rito ng black, magiging parang accent niya yung black. Makikita yung medyas niyo rito. So kung anong kulay yung suot yung medyas, may medyo makikita sa rito kasi nga ano siya, parang semi-transparent dahil net nga yung ginamit dito sa portion na to, guys, ng Yeezy bone na ito. Mas meron siyang parang ano ba tong rubber or parang boost foam din ba yung ginamit dito. So meron siyang sa loob nung behind that net na transparent, meron siyang parang design na ayun, parang screen na made of rubber na nasa loob. I don't know kung boost foam din ba yung ginamit dyan o rubber talaga. I think para siyang na ito, pakita ko sa inyo. I don't know the material, pero ayan siya, guys. Para siyang parang foam din siya eh. Parang rubberized foam. Yan. So, yun yung isa sa design niya na kakaiba dito sa Yeezy Bone compared dun sa other Yeezys na hindi translucent. Yung last pair of Yeezy 350B ito na in-unbox ko is yung dazzling blue ko, napansin yun. Wala siyang ganyan na transparent. Makikita nyo lang yung lining na yan. Ang nakalagay dyan is yung dazzling blue na kulay. Then, ang isa pang napansin ko rito, wala siyang nakalagay na SPLY or supply. Wala siyang nakalagay dito sa nasulat. Parang isa sa nagustuhan ko yon kasi mas naging plain and simple tong sneakers na to dahil wala siyang nakasulat sa side niya. Yan. Yung, kasi the usual na Yeezy 350B, ito meron nakalagay dyan na 350 supply. So this time wala itong nakalagay. Although may mga ibang 350B ito rin na release na wala talaga nakalagay dyan sa kanyang portion na yan. So ito, isa to dun sa sneakers na yun. So ginawa nila itong Yeezy Bone na to na napaka clean or napakalinis lang talaga. As in, all white lang yung makikita nyo sa sneakers na to. Ayan. And then yon, yung kanina nga sabi ko, yung midsole niya, it's white, parang bone color, yung pagka-white niya. And then yung sa outsole niya, also white, medyo may pagka-yellowish lang yung kanyang outsole. Hindi siya, ayun, makikita nyo, medyo, eto kasi puting-puti, pero ito medyo parang yung pinaka-outsole niya, medyo yellowish yung dating niya. Pero hindi naman dilaw na dilaw. Ayan. Parang may contrast lang siya. Pati dito makikita niyo sa likod yung, kasi yung outsole nito is nakadugtong hanggang dito to, guys. Nakita niyo may dugtungan yan. Kasi yung outsole niya pa ganyan. And then ito pa hanggang dito. Yan. Yan. Sobrang, sa sobrang puti is lumiliwanag siya. Yan. And then it comes with the white rounded laces. Yan o, rounded lace. Then, sa kanyang insole, makikita nyo lang is the Yeezy, tapos yung Adidas logo niya na 3 stripes. Also, on the heel part, meron siyang white 3 stripes. Yan, hindi ko lang alam kung reflective ba to. Mukhang hindi siya reflective. Yan, ito. Pero parang reflective pag sa video. Ito, guys. Kasi yung mga iba, reflective yung mga ibang release ng Yeezy. So, palagay ko, parang mukhang reflective siya, guys. Yan. Yung 3 stripes niya sa heel part. Anyway, yan. Tapos, meron siyang pull tab. So, yung pull tab niya, white din. Kasi may mga Yeezy na release na walang pull tab. So, and this time, sa Yeezy Bone, meron silang kinabit na pull tab. Yan. Okay. Tapos, yan. Yung exposed foam na boost. Ito yung napakalambot. So ito yung isa sa nagdala talaga sa Adidas, kaya medyo talagang tumaas uli yung Adidas sa market because of the na-invento nila na Yeezy Boost.
kung tawagin, yung boost bomb. Yan. Itong expose na to. Tsaka itong mga ito, makikita nyo. Yung behind the outsole. Yan yung boost bomb na tinatawag. Na napakalambot yan guys sa paa. Pag sinuot nyo siya, siya yung mararamdaman nyo sa paa nyo. Yung pinaka boost bomb niya. Then may nakasulat siya rito na boost. Yan. Okay, so tignan natin yung kapares niya. I think, yun lang naman. Kung nakita niyo na yung mga other videos ko ng Yeezy Boost, makikita nyo, the design is almost the same. Lagi, colorway lang sila nagkakaiba. Yung pagka-prime knit niya, makikita niyo lang kung sa personal, mas mapapansin nyo na iba yung pagka-prime knit or yung design ng pagka-prime knit niya iba. Yan, nag-iba-iba. Pero kung, kasi kung titignan mo siyang ganyan, parang pare-parehas lang sila guys. Pero, pag hawak mo na yung mga pairs of sneakers, makikita mo sa design yung iba talaga yung pagka-prime knit nila. Tapos, ayun, katulad yan, sinabi ko kanina ito, may net, the other Yeezys, walang na net na ganyan. So, iniiba-iba nila, may mga konting touches lang na magkakaiba sila sa ibang pair. Yan. Pero, the build ng sneakers is the same. Yan. May kasama pa siyang hang tag. Makikita niyo yung price dito. Ang taas ng alam ng SRP talaga ng Adidas. Hindi ko alam kung bakit. Kung bakit tumaas. Well, yun. Ang SRP niya now is 15,000 in pesos. Ayan. Dati, ang retail price ng Yeezy is 13,000 lang. May time pa nga, no, hindi pa ako nakakabili nung mga dati, nung Yeezy. Parang, it's around 11,000 lang yung price. So, ang laki na lang tinaas ng presyo talaga na to. Dati, ang mahal yung mga NMD ng Adidas. Kaya lang yun, medyo ngayon, mataas pa rin. Pero, parang nasa 9,000 something NMD. Tsaka Ultra Boost yan, mga Ultra Boost. Yun, medyo nasapawan nga lang talaga sila ng Yeezy na ngayon yung ano yung in sa market. So ito yung pinagagawa ngayon ng mga shoe collectors, yung mga or yung mga mahilig sa formahan. So Yeezy na, Yeezy 350 V2, ito yung isa sa medyo matindi ngayon na ng Adidas. And also yung meron pa silang nilabas recently lang na design pa yung Yeezy 450, yung parang alien design, yun. So, hindi pa ako nagkakaroon nun sa personal, hindi ko alam yung sura nun. Ayun. Then, yung mga slides, hindi rin ako makakuha. Grabe yung pagka-hype ng mga slides ng Yeezy. Yung ochre last time, tsaka yung pure. I tried na makakap ng mga slides na yun, pero hindi ako pinalad, guys. So, yun. Anyway, ito, pinalad ako rito. Tsaka dun sa previous ko, yung Dazzling Blue. So, yun. Meron tayong 2 pair of Yeezy. Actually, 3. Meron pa akong Ashtone na Yeezy 350. Yun yung unang-una kong Yeezy 350 B2. Yung Ashtone. Yan. Then, meron akong MXO. Tsaka yung Blue Tint. Kaya lang na dispose ko na yung 2 pairs of Yeezy na yun. So, ito guys. So, yun. Hopefully, nagustuhan nyo itong ating very very clean sneakers na Yeezy 350 B2 Bone. Yan. Kung nakikita nyo kanina sa box niya, is colorway niya is bone talaga. Hindi yung joke yung pagkakabasa ko. Yan, nakalagay talaga ang colorway niya is bone. So yun guys, so hopefully nagustuhan nyo yung ating latest sneakers na in-unbox tonight. So thank you for tuning in sa Kicks.ph. Thank you for watching this whole video. Magkita-kita ulit tayo sa susunod. Kung yung mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, yung mga napataan lang dito ngayon, mag-subscribe na kayo. Nga pala, meron tayong sneaker giveaway. Hanapin nyo lang yung video, previous videos ko. Siguro mga 2 weeks or 3 weeks ago yung post ko nung sneaker giveaway ng Nike MD Runner 2, yung pamimigay natin na sneakers. It's free. So, free lang yung sumali doon. Sundin nyo lang yung mechanics. Pwede na kayo manalo dun sa ating sneaker giveaway. Wala siyang bayad guys sa pagsali. Okay, so until next time guys, Kicks out.